Okay, welcome back mga kabadyak. This is Punkhead of Admitting Liwik Channel at nandito tayo ngayon sa Bayanihan Trail. Inikot natin at tinignan natin ang kalagayan ng trail. Grabing putik po talaga. So, it's been 18 days to 20 days na po talagang umuulan kasi kaya hindi natin na-enjoy yung trail guys dahil masyadong maputik. Kahapon, trinay kong mag-bike dito. So, nag-bike ako. In-enjoy ko siya. Naka-limang ikot din ako. So, kahapon sa limang ikot ko na yon, nakita ko kung gaano ka kaganda yung trail natin. Marami na palang pagbabago talaga. Alright guys, approaching tayo sa entrance sa Bayanihan Trail. Pasokin natin ang zone 1 at saka zone 2 ng ating trail at tingnan natin kung bikeable ba. Masyadong maulan ngayon pero ulan ka lang, makulit na biker ako. Yon, may trapal na tayo sa entrance. Ayan, makikita nyo sobrang putik kasi tuloy-tuloy ang pagulan. Ito ang tinatawag na B2 trap. Ang kasunod naman ay tinatawag na B-boy stable. Diyan sa bandang kanan, mayroon tayong berm. At yung makikita nyo mga trapal sa kanan ay ang headquarters ng Club of Pedalists. May apat na obstacle dyan bago tumawid papuntang zone 1. Ito ang itsura ng ating entrance obstacle habang hindi umuulan. Yun, papasok na siya ng zone 1 sa jump na yon. Ito ang tinatawag na Clicardo's Drop. Ito naman ang Tombstone Gap. Wala tayong video niyan kasi bago lang siya. Ito naman ang Dustin Ramp. Yan. At ito ang Race Ramp. So hindi mo siya matitira kung galing ka sa entrance. Dapat galing ka talaga sa zone 2. Yan, pasukin na natin ang zone 1. Oops! Approaching na tayo sa zigzag part na tinatawag na bitukang manok. So, dito namin pinapractice yung aming cornering sa flat turns. Masaya po yan. Favorite ko nga yung part na yan. Pero, wow, grabe. Ang putik ngayon. So, kakayanin ko kaya. Yan o. Umulubog talaga yung gulong natin. Sana, pag natapos na itong ulan, matuyo din ito kagad. Siguro, sa tingin ko, mga 3 to 4 days pa na straight na sikat ng araw bago ito matuyo. So ayan, nalagpasan na natin yung putik. Papasok na tayo dito sa mga kakahoyan. Puro aratilis dito banda. Ayan, maganda po yung part na ito. Gusto pa rin ito kasi malilim siya. Maraming mga baging. Pagkaliko mo ng kanan dito, bubungad sa iyo ang Toots Aquino Bridge. Patawid naman siya, papunta sa paraiso ni Oscar. Tugo, yan, may mga nakasalubong tayo mga namimingwit kasi nga merong ilog dito sa kanang part ng ating trail. Ito, may jump dito. Dating tabletop po yan. Tapos, diretso dito sa berm, pakaliwa. Hindi na natin siya dinevelop pa ng todo kasi ayaw natin na may nagsisession na hindi natin nakikita. Kaya kung mapapansin nyo, doon sa trail natin, dito sa trail natin, ay yung session ground nandun mismo sa headquarters or sa tambayan ng Managdi Trail. So, ayan, ang daming tubig. Ito, mga kapadyak, update lang sa mga dati ng mga nakapunta dito sa trail. May bakod na dito, barbed wire po yan, mag-ingat kayo. Pero safe pa rin naman yan. Totaling malayo naman talaga siya sa dinadaanan natin. So, mga nawalan siguro or nabawasan tayo ng mga 10 meters lang siguro. Kung sino mang nagbakod doon, sila na rin po ang naglinis para maiusog yung ating dadaanan. Approaching na tayo sa June Francisco Bridge. Yan, nakapangalan yan kay Kuya June. So, pagdadaan ka dyan, dapat sisigaw ka ng Kuya June! Update ulit. Dati, galing sa June Francisco Bridge, kumakaliwa lahat ng bikers dyan. Ngayon, dumidiretso na tayo papunta sa Sleepy Land. Sleepy Land ay pinangalan sa ating tropa na nakatulog habang rumarampa. Siya si Kuya Alan. Maganda po yung line na to, medyo technical at medyo mahaba din.
Papasok naman tayo ngayon sa American line. Dito may maraming mga berms. Ginawa ito para ma-improve ang ating mga cornering skills. Especially sa akin na hindi talaga ako marunong sa pagdating sa pagliko, lalo na sa mabilis ng pagliko. Kaya ginawa itong American line na ito. Okay, pa-exit na tayo sa zone 1. At dito, may tatlo tayong lines na pagpipilian para maka-exit. Ang scenario drop, ang rickrack garden na natabunan na ng lupa simula nang nag-uulan. At syempre, ang paborito ng lahat ng may problema sa tuod na bikers, ang Gautful Bridge. Ayan, nandito na tayo ulit sa ating session grounds. Makikita niyo yung table sa kanan, yan po yung ating Bodgal Fight table. Pwede kayo makigamit dyan. Sa kaliwa, yung Ricky's Lounge. May mga duyan dyan, pwede rin kayo magpahinga dyan. At sa ating harapan, nandyan ngayon ang ating pump track. Yan, practice lang ng practice. Mati-develop mo ang iyong pumping technique, pati na ang iyong bike handling. Yan, papasok na tayo sa zone 2. Yan ang tinatawag na Sales Bridge. Ang Sales Bridge ay isang 9-foot gap jump. Papunta naman tayo ngayon sa DJ Gamay. Gamay dahil maliit po siya na gap jump. Ito naman ang itsura ng line na ito kapag hindi umuulan. Grabe tubig dito. Jackhammer Country ang tawag dito dahil sobrang tagtag talaga ng line na ito. Ito naman ang itsura niya kapag hindi umuulan. Umiiwan yung tsinelas. Hindi pwede mo sapatos. Okay guys, fast forward natin. Wala naman masyadong features na dito sa zone 2. Kasi hindi natin nilalagyan ng masyadong features or umaari. Doon lang sa session ground tayo naglalagay ng mga obstacles. Kasi gusto nating nakikita natin yung mga bikers natin kapag may ginagawa silang mga stunts. So may pinapractice silang mga skills. So dito more on biking lang, padyak-padyak lang po talaga tayo dito sa area na to. Hanggang makarating kayo ulit doon sa session ground natin. Kailangan putulan. Bumaba na yung laman. Okay, sa area na to, ang tawag namin ay African line kasi halos wala siyang kapuno-puno at para siyang disyerto. Lalo na pag summer to yung tuyo po itong area na ito. So perfect po dito para sa heat training. So kaya pag summer, ang daming nagbabike kahit tanghali kasi nagpa-practice sila ng yung heat training nga nila na pinatawag, lalo na yung mga cross country boys. Lagi yan sila dito maghapon. Yan, may mga baka. Lagi pong may mga baka dito. Pero hindi naman po sila harmful. Yan, approaching na tayo doon sa ating maliit na burol. Yung tinatawag nating Session Hill. Ito na mismo yung Session Hill natin. Dito tayo nag-i-stop or pumapatong kapag nagpa-practice tayo ng drop or mga jump sessions natin. Ito naman ang Palompo Drop. Medyo may pitik siya kaya ingat tayo dyan. May nakatulog na dyan. At ang kasunod ay ang Mickey Gap Drop, ang paboritong rampa ng Bayanihan Trail. Sa ating kaliwa ay ang Bump Site. Diyan natin pinapractice ang ating pag-airtime. Ito namang bago nating ramp ay tinatawag na Goodwill On and Off Ramp. Sa unahan,
lampa pero hindi nakadugtong dyan sa table. At syempre, yung palabas niya or yung out niya ay drop. So, tapos na po tayo sa ating session ground. Pwede kang tumuloy dyan sa zone 1 ulit. Okay guys, thank you sa panonood. Shoutout muna ako sa mga sponsors dito, sa mga nagbigay ng tulong sa atin para sa ating trail. Si Jay Palompo, yung mga officers ng Lancaster Club of Pedalist, yung ating mga master builders kagaya ni Kuya Jun, Sir Oscar, si Oscar Hijalga, siya po yung tinatawag namin na mananabas. Ubos po yung mga dahon-dahon dito, yung mga bagay na nakakasagabal sa dadaanan ng biker. Makikita nyo gaano kalinis, kita na yung ilog dito. Si Sir Oscar po ang tagapaglinis dito. Pag meron naman kayong mga nakikita na mga structures, kagaya ng mga skinny ride na yan, yung mga mesa, mga upuan doon, si Kuya Jun naman po ang may gawa niyan. Kapag meron kayong mga nakikita, mga rampa, mga berms na kagaya nito, ako, si Rayan, si B-Boy, at marami pang iba. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nababanggit kasi marami po talaga dito ang nagbibigay ng kanilang tulong para mabuo itong Bayanihan Trail. Welcome po ang lahat dito maglaro. Meron po tayong nakapaskill doon sa ating entrance. Basahin nyo po sana. Yun lang naman po ang hinihiling namin na dapat sundin ng bawat biker na dumadalaw dito sa ating trail. I hope you enjoy lagi sa pagdadalaw dito. Sana po kung meron po kayong mga lumang parts, paalala natin kasi may tinatawag kaming Bigayanihan dito. So kung may lumakang parts at hindi na ginagamit, kung hindi mo naman ibebenta, ay pwede mong i-donate yan dito para makatulong sa iba nating bikers na syempre gusto din nila mag-enjoy sa biking pero medyo kapos sila sa budget. Kagaya namin, kagaya din kami doon, kaya nga kami. Kung sana makatulong din kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming mga channel. Marami pong nagba-vlog dito sa Bayanihan Trail. Yung inyong pag-subscribe ay makakatulong po yan sa kanila na pangpondo na rin po para mas ma-enjoy pa yung biking, makabili ng mga piyesa. Kasi lalo na sa mga trail biking, medyo mahal yung mga piyesa natin. Oh my God! What? Okay. So I hope you enjoyed. Kita-kita tayo dito sa trail. Sana matapos na itong tag-ulan. And keep on rolling.